Friend Esports ang pinaka safer option dito, and I like that they picked out the one of the picks that could have been really good para sa Burmese schools. The Cho, they get it. Guardians Barry, nakita mga ginawa ni Cho, ni Grock to block out the middle minion wave, and ito na tayo, Pilipinas. It's game number 4 in this best of 7. Ang ganda nung ano na yun, nung start na yun ng Grock. Yung ginagawa ni Last yun eh, during Archangel Days, yung Guardians Barrier kage. Kasi ang mangyayari dito ngayon, dahil binlock na yun, magkakaroon ngayon ng time dito, ang Burmese Gold, na magkaroon ng libreng purple buff, dahil yung mga minion na dito ng ano eh, ng Brand Esports mas angat eh. So try to mo, late nilang na-clear yung first minion ng Burmese School. Oh, and it's gonna be a side lane flood for Burmese Schools. Meanwhile, Ace na naman ang gumagamit ng East Sun Shin and dalawang carries na marksman ang kalaban dito ng Lancelot ng Pinas. Feeling ko kung hindi masyado daan-daan dito ang Burmese Schools, matusok-tusok kayo dyan ha. Mamahili kami sa mga ganyan eh. Barbecue, Betamax, Isaw. Sorry po, baka nagutom ko yung mga nanonood. Huwag nagutom nga yung mga nanonood. Sa'yo Kuya Reptar. Pero so far, nagugustuhan ko yung early game rotation ngayon dito ng Burmese Gold. Kabisado talaga nila yung ganitong playstyle, itong early game na to. And we've talked about this earlier na mukhang sasabayan nga ng Brand Esports yung early game aggression ng Burmese Gold. And ito lang nga Kuya Reptar eh. Mm. Magkakaroon tayo ng mga unang engagement dito on the first turn. Pero si D, hindi kang malagyan, mabatuhan ng gulong. Oo, ang bigat ng gulong ni Flap TZ ha. Mundi ka na nga yun. Good thing di nakatagos doon para sa Myanmar. Dito sa Pilipinas, masaya kami na mundi ka. Pero dito si Kit, kailangan mag-ingat ng Flap. Baka ma-force back siya dito. And so far, it's still a close game. Pero in terms of the gold, Burmese schools are clearing the jungle much faster. And mukhang ano eh, nagbibigay din sila ng konting minion waves kay Ace to really just add a little bit more to the gold that he can get. And of course, meron silang isang siling claw na mabilis naman mag-clear. So, it's not a surprise na Burmese schools dito, mas mabilis sila mag-rack up ng gold. Huwag kayo masyado mag-alala. Yun lang talaga yung major ng lineup nila eh. Oo eh. Pero si Maybe rito, delikado as Flap TZ hit on hill. Pero may flicker out pa yun, Kuya Reptar. But si Kid dito, level 4 na kayo. Tumama yung Jit Kundo Kotsu. Pero mahuhuwa. First blood! Double kill! With the double kill, getting two members, pero may comeback yun dahil condition check but still Carl TZ winning against the member of Burmese Gold. That's gonna be an easy triple kill, quick and easy triple kill para kay Carl TZ. Ang ganda ng timing niya with the thorn throws. Actually, sobrang kabado na nga ako. Oh no! Pabibitas dito si Carl TZ. Pero, believe in Carl TZ. Trust in the process. And trust in my cooldowns. Kasi yung thorn throws nga ang nakatulong sa kanya. Nakagawa siya ng damage. At naiwasan nga yung damage ng Burmese Gold dito. Pero sa kita, merong pakpakan dito. Si Lasty ang mauhuli. Carl TZ and Pew. Mukhang lalabot sila para may execution. Pero mauhuli dito si Carl and si Pew. Pero si Maybe ang nakatapitas ng Bren. Mega kill for Carl TZ. We are on the road to another mythical legendary moment by Carl TZ. Oh my goodness, Carl TZ. Oh no, mukhang ito na nga yung sinasabi mo kanina, Reptar, yung in the zone. This is, ito yung hero talaga na pinapanood talaga whenever ginagamit ni Carl TZ. Last team, hindi kan siyang ma-pick off doon. Pero with the right timing from Few, with the Imperial Justice, na-negate nila na mapatay doon yung Cho. And Carl TZ on the right time, on the right moment, was there. Pero itong Burmese Gold, hindi nila kailangan iwanan to dahil dalawang marksman pa rin naman to. But si maybe baka mabuhay, pero hindi nangyari yon. Ruby Didier nahuli dito ng Bren Esports. So that's a double kill for Bren, and I'm liking the start by Bren Esports. Hindi pa nga natin masyado nararamdaman dito si Rebo because he's busy with managing the wave. Pero okay lang yan, Rebo, kailangan mo niyang gawin. We believe in you, Rebo. And Bren Esports, ang ganda ng 4-man rotation nila, naka 4-0-2 dito si Carl TZ, at nakuha nila ang unang pagong ng laro. Kailangan nilang gawin dito, Reptar, is ano yung aggression nila, kailangan ito yung tuloy nila. Bata, bawal dyan. One more, this is life, and hindi ito ang dapat ginagawa ng Burmese Gold, Kuya Reptar eh. Kasi sinasabayan nila ngayon dito ang Bren Esports. Oh, Lasty, with the knock-up, susubukan niya defense, yung tore nila.
Pero mababasag ng dalawang marksman ng Burmese Ghouls. Here comes Carl Teasy, nakain ng Blazing Duet. He's gonna be forced to go back as Flap and Lusty are able to help Carl Teasy escape that. And Bren Esports, okay, kailangan nila mag-convert na ng ano, tower push. Objective. Kasi ang ganda ng ano eh, ang ganda kasi ng split push tower objective take lineup ng Burmese Ghouls dito. Oo. Kailangan nila i-convert talaga to. Pero speaking of convert, Carl, dito si Demon Tiga pang mahuli dito ni Carl Teasy. Pero ngayon na Reptar, in terms of the kill, yes, Bren Esports sila ang nakakalamang, pero sa map control, nasasabayan sila ng Burmese Ghouls. Gusto ko lang i-point out, dalawang marksman pa rin to. Alam natin that this could scale up into something during the late game, and Bren Esports, kailangan nilang i-apply pa yung pressure ng mas matindi. Oh, masyadong asim naman yung maligayan mo dyan, kid. Unstoppable si Carl Teasy, 5-0-3. Andito na si Rebo. Si Rebo naka-farsa, naulan na ng Feathered Airstrike. Ruby DD with a knock-up. Saka pumunta? Ruby Double D. Yun, nahabol ka na. Subukan mo. Monster kill. 6-0-3. Kung si Carl Teasy, idol niya si Pew, mukhang nagiging idol ng mga kids. Ang bagong idol ng mga kids dito si Carl Teasy with another legendary Lancelot play. Pero Rob, sinabi mo na nga kanina at kanina sinabi natin, Bren Esports, kailangan nila respetuhin yung tower push ng ano, ng Burmese Ghouls. Kasi, oo, lamang sila sa gold. Pero, ano, they're tied up. Yes. Para sa mga towers dito. Tied up nga talaga. Yun yung pinaka-right term para doon, Kuya Reptar, as the turtle once again been secured here by Bren Esports. Uh-huh. Yes, sinasabi natin kanina na kailangan nila makakuha ng mga objective at gagawa na nila ngayon yon. Pero so far here, yung mga members dito, or rather yung mga marksman ng Burmese Ghouls, hindi pa sila uncontested pa sila. Kumbaga, hinahayaan lang muna nila mamatay dito sila Ruby DD. Mm-hmm. Kumbaga, sila muna yung nagsusoak up dito ng mga early aggression ng Bren Esports. And Ace and D, kailangan ma-pick off to ng Bren Esports. Look at the unstoppable force doon. Ang lalim, buti ka na! Isang kiliti na lang, pero mawawalan sila ng isang Claude. For a time being, Bren Esports, ang ganda ng split push nila doon sa bottom lane. Again, Rebo, ginagawa niya lang ang trabaho niya, which is to split push Carl Teasy under the tower. There goes the Thorn Throws and the Godlike! For Carl Teasy, 7-0-3, Burmese Ghouls, ano ba yan? Nakita na nga ng RRQ host, eh, natikman na nila yung Lancelot ni Carl Teasy. Gusto niya ba? 8-0-3 na nga, as you guys goes in with the Imperial Justice and Bren Esports with the signature Lancelot Carl Teasy. Mag-ipon na kayo ng Diamond, siguradong ako magiging skin yan. Again, a really good game by Carl Teasy and a really great game by Mr. Most Decorated Rebo. Bren Esports are in the lead sa game number 4, Kuya Rob. Definitely in the lead. Look at that. That was at 6,000 lead at 8 minutes. At kung titignan mo rin yung mga tower pushes dito, it's going towards Burmese Ghouls. Hindi na sila makabangon dito, Reptar. Pero yung unstoppables dito ni Navy, may mangyayari nga ba? Pero sa likod, doon si Kit, hindi nahuli dito ng Imperial Justice ni Pew. And si Pew, kinagapit para strangling. Muntikan na niya, nahuli doon yung isang miyembro ng Burmese Ghouls na si Kit. That's gonna be a throw by maybe Binato, si D, para makatakas siya. And then, nahintong yung momentum ng Burmese Ghouls doon dahil sa Feathered Airstrike ni Rebo. Again, hindi pa natin nakikita ang Burmese Ghouls na nakakaabot kay Rebo. Again, in the early game, nakuha yung dalawang turtle dito by Bren Esports, and sabi nila gusto namin ang tatlo, papasok dito si Carl Teasy. Munti ka na napitas doon si D, si Lasty na si Diva dito si Ace, and the combination double kill for Rebo. Feathered Airstrike, man down Houston, we have a problem. Rebo with the Feathered Airstrike timing again. Ang ganda ng chemistry doon ni Lusty at ni Rebo. Rebo, grabe. Ang todo ng damage doon with the Feathered Airstrike. Gaya na sabi mo, yung chemistry, yung combination ng mga skills dito ng Bren Esports are always on point. Nako, Reptar, nakita na natin to during game number 2. This is Bren Esports once again on the roll against Burmese Ghouls. Nako, buwang ililista na natin ito. Ay, meron na pick up doon si Carl Teasy. Ginamit yung Thorn para makatakas, pero nakashot out dito ang Burmese Ghouls. Bren Esports, susubukan nila itong takasan, and Bren Esports, disiplina lang. Hindi na kailangan masyado magbigay ng kills. Flap Teasy, sobrang kunat. Uy, Flap Teasy, lumalaban! And Flap Teasy, buhay pa! 4 versus 1 na yun! Hindi nila makakuhuli yung gulong!
the revitalized, the lifesteal, the sustained by Flap Tizzy. Oh no, Burmese ghouls! Ako na to ni Flap. That's why they prioritize picking the Basha dito kay Flap Tizzy, because of that sole reason. Oh. Reptar. Pero, well, we have to give the credit where it's due. Dahil yung Burmese ghoul na pick up nila doon, si Carl Tizzy. Kasama pa ngayon dito si Rivo. Nako, awkward ang position ng mga tropa natin sa Brenny Sports. Kailangan na tumakas dito ng Brenny Sports. Pero si Carl Tizzy mukhang lalapit. Pero kakain sila ng Blazing Duet na galing kay DE. Few have to get back as well as Flap Tizzy. Carl Tizzy pumasok dito. Masyado delikado, pero kailangan na niya umalis. Flap Tizzy and Few, kinocover yung escape dito ni Carl Tizzy, si Lasty as well. Pero here comes the Mountain Chalker. Uy, huwag kayo masyado magkumpal-kumpal. As Brand Esports gets pushed back. Burmese Ghouls, despite na ang taas ng lead dito ng Brand Esports sa kills, nararamdaman na nila yung sakit ng double marksman. Pinapakita na nila sa Brand Esports yung sakit ng double marksman lineup nila, Rob. Alam mo kung bakit, pre-reptar? Bakit? It's all because this si Maybe getting the right target with his ejector. Pero ngayon, kung may bawi dahil si Ace Gamma ay mapipita. Beautiful pick-off there by Brand Esports. Few Lasty and Flap Tizzy. The combination, the connection is there. Sinipa dito yung bato. That's gonna be the kill on the Grok 9-1-6. Uy, pero yung bottom lane, alagaan niya yan, Brand Esports. Tignan natin ang nagagawin nila. Meron silang lead dito. Wala nang dalawang miyembro ng Burmese Ghouls. So, Brand Esports, mukhang gusto nila kunin yung Lord. Nako, delikado to para kay D. Pag na-pick off siya dito, it's gonna be a free Lord. Carl! Look at Carl Tizzy going in. Ako, wala yata ang lakas dito si D. EMI, the knock-up there by Lasty. And then, the third round, the damage of Blazing Duet na ginamit niya. They're trying to go for D. Na-interrupt there kung sa stand na damage at a mega kill para kay Lasty. Pero napitas doon si Carl Tizzy. Pero buhay pa dito ang Brand. They get the Claude. They're gonna get maybe makuha na yung Grok. Ito na yung Feathered Airstrike. At ito na ang Mountain Shocker. That is gonna be a 3-4-2 trade. Brand Esports still in the lead here. Pero kailangan pa nilang bumasag ng isang Tore. Medyo lamang, konting lamang lang dito ang Burmese Ghouls. Pero kita natin sa damage, Kuya Rob. Masakit na masakit dito ang Brand Esports na masakit na kayong damage ng Burmese Ghouls. Okay, bigyan natin yun. Pero yung Brand dito, masakit rin, makati rin. Kung as long as hindi makabutan ng Burmese Ghouls, si Rivo. Pero ang magandang naging scenario or rather dito para sa side ng Burmese Ghouls, Kuya Reptar, is yes, na-pick up doon si D. Pero kasi dapat makukuha na ng Brand yung Lord doon eh. Pero dahil doon, sa time na nawala, sa pag-chase doon sa may Claude na yon with a Purify, na-pick up si Carl at hindi rin nila nakuha doon yung Lord dahil nabuhay na si Ace. Now, we're back to square one. Talon si Few doon kay Ruby Didi. The pick off straight for the tank para mawala ng frontline dito ang Burmese Ghouls. Sinahabol si Ruby Didi pero makakatakas siya. Brand Esports, ang dami nila na commit doon. Wala pa silang Feathered Airstrike. Si Maybe with a Flicker and the toss of the Few, pero Few with a stun. And Brand Esports are gonna try to fight this out. Pero here comes the Blazing Duet by Burmese Ghouls. Pero ang Brand natin lumalaban pa, pero kailangan nila umalis dito. Ako. Masyado sila na kumpol-kumpol. The setup was too good there by Burmese Ghouls. Here comes the Feathered Airstrike. Rivo, natulungan doon si Few. This is a really close game, Kuya Rob. Back and forth ang nakikita natin. Welcome once again kung kakanood nyo lang dito to the Grand Finals of M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Nako, delikado, Reptar. Hindi natin maikakaila Burmese Ghouls na baliktad na nila yung swing ng gold. Nasa kanilang favor na ngayon. Lusty trying to get a vision dito sa Lord, but maybe trying to zone out dahil pinasok niya na si Rivo doon sa may bandang likod. Pero hindi pa to. Sino nga kaya ang makakuha ng Lord? Flap Tizzy papasok and oh no, that's the Lord na pumunta sa Burmese Ghouls. Pero masisipa dito si Ace. Hindi nila mapipick off yung Yisan Jin. Flap Tizzy napitas. Lusty napitas. Pero Burmese Ghouls, hindi sila makaka-overcommit dito kasi mababa na ang mga buhay nila. Brand Esports, nawalan lang sila ng dalawa. Pero yung Lord dito parang medyo dinatagalan niya yung paglabas niya. Sabi niya, pre, no? Okay lang yan. Oh. Papabain muna natin yung paglabas ko para maka-respond dito si Carl Tizzy at Lasky. Yung lahat ng lead reptar ngayon nila Carl Tizzy, even with the godlike, ay wala huli na si ngayon. Pero si Kid, yes, nahuli nga siya dito. Pero Reptar, yung Lord, buhay pa sa may bandang gitna. Mabubuhay pa naman dito yung dalawang members ng Brand Esport. Masasabi ko, madidepensahan pa nila to. Pero Reptar, look at the goal. That's a 5,000 swing papunta sa Burmese Ghouls. Kapit lang, Kuya Rob, kaya pa dito ng Brand, maybe
With the second skill naka-fuel into the backline. Dumerecho sa backline dito ang Brandy Esports, si Maybe and si Ruby DD. Nahuli doon si Ripo, Ace, buhay pa. Pew, hindi pa uli si Ace. Here comes the Blazing the West. Susubukan niya, pero look at the backup by Burmese Schools. Oh, Brand Esports. Meron pa sila tatlong membro. Meron pa tayo tatlong membro dito, Rob. Wala na tayong Tore. Pero kaya pa ng Brand Esports na maka-comeback dito. But Burmese Schools, give respect, give credit where it is due. Risky, greedy yung lineup nila, pero napapagana. Ito kasi ang ginagawa ng Burmese Gold, ref, ano kuya ref eh. Ginagawa nila, itong si Maybe, siya yung laging nagiging sakripisyo. Pinapasok niya dito si Ribo. Given si Ribo kasi dito, naka-flaker, wala siyang purified. So ang dali niya lang, ejector, given na cooldown yung kanyang flaker. Pero kasi, ang hirap din basta-basta mag-flaker, lalo na kung nagsisimula na yung feathered airstrike mo. Ano pa rin, Esports, yung maganda sa lineup nila, meron naman silang Farsa. Alam natin ang Farsa, one of the best for this type of situation para makadepensa. But this is a lot of waves na kailangan i-manage dito ng Brand Esports, Burmese Ghouls. Hindi ako sigurado kung maghahanap pa sila ng fake-off dito. Si Lasty, ingat ka dyan, Lasty, tanaka pa to Maybe, hindi siya mababato. May immortality na, so dapat hindi masyado mag-overcommit doon. Thumbs up kay Carl TZ, nakita namin yan pre. Salamat Carl TZ. Sa reassurance na okay pa ang Brand Esports, na kaya nyo pa, na lumalaban pa. This could lead to match point. This could lead to a Brand Esports 3-1 kung sila ang manalo sa laban na to. Or this can tie the series. Brand Esports at Burmese Schools with the closest match so far na nakita natin dito sa ating Grand Finals. But Burmese Schools definitely in the lead na wala ng Tore. Ang Brand Esports, Kuya Rob. Now, natingin ko ang kailangan gawin dito ng Brand Esports is they have to find a way na mapasok dito si Ace. Si D, kasi pagka nag-commit sila dito, lalo na kung cooldown yung Purify, baka mas mahirapan sila, baka sila pa yung mapunish. So, it's all about Carl TC getting the priority kill over this YSS and potentially get it from there. In terms of pickup naman, kaya namang sumabay. In terms of damage, meron tayo. At kailangan din nila somehow mabantayan dito si Ribo dahil itong si Maybe, kung lagi mo yung titignan, si Ribo lang ang kanyang pinupunteriya. Oo, laban Pinas, kapit Pinas, and one of the key items na nakuha dito ng Brand Esports, kakakuha lang actually, would be the immortality for Lusty. So kahit mahuli siya, pwede, makakabalik pa siya, and baka pagbalik niya, makakanakap siya, makakrowd control siya. Malaking bagay yon in this point of the game. And now for Burmese Schools now, hindi nila pwede. Buhusan masyado ng skills dito si Lusty kasi kung ganyan masasayangan lang kayo. May immortality yan. Ano, Brand Esports, hindi nga sila makalabas ang base. Sinusubukan nila contest yung Lord. Gusto nila i-contest, papasok dito ang Burmese Ghost. They try to go for flat easy na wala pang immortality. They don't have skills. Brand Esports, lumalapit sila. This could be a big contest for the Lord kung iumpasahan ng Burmese Ghost, pero naghahanap sila ng pave off. There goes the feathered airstrike. Ruby DD hinihintay, pero si Pew pumasok. This could be a bad call for Brand Esports. Si Ribo, ang dami ng damage na nakuha niya. That's gonna be the point of interruption na ginamit dito ng Farsa. D with a blazing duet, pero hindi pa napipitas dito si D. Brand Esports is nawala. 5 versus 4 na. Brand, lumalaban pa, kumakabit pa, pero si Flap TZ naman ang nahuli. That's gonna be 2 down sa Brand Esports. Kuya Pew! Kaya mo yan! We believe in you! The stun onto Ruby DD. Hinahabol siya dito ng Grock and hindi niya papabayaan dito si Pew na makabalik sa base para makadepensa. Now it's just up to Carl TZ and Lusty na tumimensa dito. The defense of Brand Esports. Susubukan nila na first time dito si Tikar, but there's gonna be the immortality na ginamit niya. Thorn Throat, may iwasan na damage. Unstoppable dito! Upper Beast Schools and Brand Esports still trying to hold on. Lusty gagawa ang lahat ng pwede gawin. Pero Burmese Schools, it's 2-2. Tight na tayo sa Grand Finals.